Muling nagpaalala ang isang grupong makakalikasan tungkol sa peligrong dulot sa kalusugan ng mga pagpapaputok sa pagsalubo ng bagong taon. Pati po yung kalusugan ng mga alagang hayop, apektado rin ng mga paputok. Balita natin ni Julio Segovia. Sa ganitong paraan daw sasalubungin ng mga batang ito ang bagong taon, gamit ang iba't ibang klase ng pampaingay. Kakanta na lang sila para hindi raw maingayan ang mga alaga nilang hayop. Ayon sa EcoWaste Coalition, hindi lang sa tao peligroso ang mga paputok, kundi maging sa mga hayop. Ang paputok ay harmful sa tao. Gusto rin natin sabihin na ito ay harmful. Hindi lamang sa tao, kung hindi pati sa hayop. Ito ay meron stressful at traumatic experience para sa kanila. Kaisa sa kampanyang Iwas Paputok, seek ang mga animal welfare group, environmental at church leaders. Ang mga hayop na exposed sa ingay ng mga paputok, posibleng makaranas ng problema sa pandinig, pagkasira ng mga mata, at sa ilang pagkakataon, nagkakaroon din ng sakit sa puso. Kaya payo ng mga grupo, gumamit na lang ng alternatibong pampaingay. Ganito raw ang gagawin ng pet lover na si Jason. Hihikayatin din daw niya ang mga kapitbahay na wag nang magpaputok. Much better na lang na gumamit tayo ng alternative, kagaya ng mga torotot or mga kaldero. Tsaka, para na rin, hindi lang naman para sa akin, sa mga dog owner, para na rin sa kaligtasan nila. Pero kung hindi talaga maiiwasan ang paputok sa pagsalubong sa 2014, maglaan daw dapat ng kwartong soundproof para sa mga alaga. Isara ang mga bintana at maglagay ng kurtina habang may tumutugtog ng musika para ma-relax ang alaga. Tiyak hinding may nakahandang tubig sa loob ng kwarto. Iwasan ding pagtawanan ng mga hayop na magugulat sa ingay na dulot ng paputok. Nakakalungkot kasi itong mga alaga nating hayop, hindi ito nakakapagsalita. Tayo bilang pet owners, ang responsibilidad natin ay pangalagaan sila, protektahan sila para dito sa mga bagay na pwede namang iwasan. Julio Segovia, GMA News.